Welcome to part 2 of rational inequalities. So solve for the rational inequalities. Number 1, 1 over x is less than 4. Number 2, 1 over x greater than 2. Tapos number 3, ito. So number 1, solve muna natin. 1 over x is less than 4. Dito, ang correct way talaga ng pag-solve nito para hindi tayo mahirapan, gawin natin 0 to dito sa right side. Tapos, lipat natin itong 4 sa kabila. Magiging 1 over x minus 4 is less than 0. Tapos, ito, simplify. LCD niya ay x, 1, tapos minus 4x is less than 0. Tama? So, na-simplify na natin to. So, ang gagawin natin una, equate natin yung numerator sa 0. Bakit inequate? Kasi para maging, di ba kapag naging 0 to, 0 over any number ay 0. So 0 is less than 0. Gagawin natin siyang gantong form. Ito ay false. False. Kasi bakit? Hindi magiging less than ang kaparehas niya. Tama? Diba? For example, 1 is less than 1. False yan. Hindi pwedeng ang 1 ay less than 1. Kasi parehas lang sila eh. Dapat 1 equals 1. So ito dapat 0 equals 0 dapat to. Kaya naging false. So equate natin sa 0 to 1 minus 4x equals 0. Lipat sa kabila yung 4x. 1 na lang over 4 over 4. So x ay 1 fourth. So ito, not part of the solution to. Tama? Kasi diba naging ganito siya. So not part of the solution. Sulat natin, not part of the solution. Tapos, next setup natin dyan, denominator naman, gawin natin 0. Ito, para maging undefined. Undefined na yung inequality mo. Kaya, x is 0. Magiging undefined inequality. Tapos, may nakuha na tayong values, 0 tsaka 1 fourth. Plot na natin siya sa number line system. Since hindi siya part ng solution set, nakaganyan siya, bilog na walang shade. Ito yung 1 fourth or 0.25. Ito naman yung 0. Di rin siya part ng solution kasi undefined inequality eh. So, ganyan siya. Kukunin natin intervals dyan, tatlo. Ito, isa. So, itong ano na to. Pangalawa, ito, yung gitna nila. Pangatlo to, papunta dun sa positive infinity. Ito naman negative infinity. So, tatlong intervals kukunin natin. Unang interval natin ay x is tama, left side ng x left side ng 0 ay negative numbers. So, negative na to lahat dito. So, less than 0 dapat para maging kaya ang test points natin dyan ay x is negative 1 up to negative infinity. So, pwede kang mag assign ng numbers dito na less than 0. Kahit anong numbers. Sunod natin is ito. In between nito. Ang in between niyan, ang notation niyan ay 0 is less than x is less than 1 fourth. Ibig sabihin niyan, gitna siya dito. So, pwedeng maging ito ay 0.25, diba? Pwedeng maging 0.1, 0.05, 0.01, 0.2. Basta in between ng 0 tsaka 0.25. So, test point natin, x is 0.1, sabihin natin. In between siya, nandito siya banda. So, ang pangatlong interval natin ay lahat ng numbers na greater than 1 fourth. Tama, papuntang positive infinity. Ito, itong interval na to. So, lahat ng numbers greater than 1 fourth. So, test point natin ay x is 1. So, greater than 1 fourth siya. Kasi ito, 0.25 lang to eh. Tapos, kunin natin yung values ng numerator tsaka denominator. Sulat natin yung numerator. Yan. Tsaka yung denominator. Denominator natin is x. So, substitute natin tong negative 1 sa x. Negative 1, lipat mo dito. So, 1 minus 4 times negative 1 pa. So, magiging positive 4 na to. 1 plus 4 ay positive. Tama, negative 1, substitute dito, so magiging negative 1 or negative. Ito naman, 0.1, multiply mo dito, 1 minus 4, tapos times 0.1, ito ay magiging 0.4 na to. 1 minus 0.4, mas malaki pa rin yung 1, so positive pa rin to,
tama, 0.1, lipat mo dito sa x. So, 0.1, so positive din to. Ito naman, 1. So, ito, 4 times 1 is 4. 1 minus 4 is negative 3. So, negative. Ito ay positive. So, nakuha na natin yung signs ng numerator tsaka denominator. Kunin natin yung buong sign ng buong expression na 1 minus 4x over x. So, ibig sabihin, i-divide lang natin tong sign na to dito. Kasi ito yan eh. Ito, divided by ito. So, positive divided by negative, negative. Positive divided by positive, positive. Negative divided by positive is negative. Tapos, itong mga sign na i-equate na natin siya dun sa original na symbol, which is ito, is less than 0. Ito, babalik ka dito. So, negative, ito, is less than 0. Tama ba yan? Lahat ng negative numbers ay less than 0. Oh, so, this is true. Ito naman, positive ay less than 0 ba? So, this is false. Tama. Lahat ng positive number, hindi dapat siya, dapat greater than 0 para maging true. So, negative is less than 0, so true. Lahat ng true, yun yung solution natin. Ito, tsaka ito. So, ano yun? Ito. Ito, itong interval na to. Ito ay, itong yung interval na to. So, ang tamang sagot dyan ay, x is a member of all real number such that x is less than 0 or x is greater than 1/4. Or, from 0 up to negative infinity, union from 1/4 up to positive infinity. Pero, alalahanin natin na ang 1/4 tsaka 0, hindi siya kasama sa solution. So, dapat greater than 1/4. Ito kasi yan eh. Greater than 1/4. 1, 2, 3, 4, hanggang positive infinity yung tama. Dito naman, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, up to negative infinity. So, ito yung magiging sagot natin sa number 1. Number 2, yun, 1 over x is greater than 2. I-solve natin yan. So, ganun pa rin sa ginawa natin sa una. 1 over x minus 2 is greater than 0. LCD nito, magiging ganyan siya, greater than 0, numerator is 0, 1 minus 2x equals 0, 2x, 1, x is 1/2. Greater than 0, 0 greater than 0 is false. So, ito ay not part of the solution. Tama. Tapos, yung denominator, equate natin sa 0. Kaya magiging x is 0, undefined to. Magiging undefined ang inequality. So, number line system, ito yung 1/2 or 0.5. Ito naman yung 0. Tatlong intervals ulit. Isa, dalawa, tatlo. So, unang interval natin ay x is less than 0. Test point, tsaka yung numerator, tsaka denominator, tsaka yung buong expression. Yan, magiging ganyan siya. Tapos, x is negative 1 sa test point. Ito naman, papagitnaan siya ng 1/2, tsaka 0. Itong ano na to? Siya yun. Ang gitna na to. So, x is, sabihin natin, 0.5 kasi ito. So, 0.1 ulit. Tapos, x is greater than 1/2. Sa test point natin. So, x is 1. So, negative 1 to. Magiging positive na itong buong expression. So, positive to. Negative 1, lipat mo doon. Magiging negative. Itong 0.1, 1 minus 0.2, magiging 0.2 na to, 2 times 0.1, 0.2, so positive pa din, tapos positive,
ito naman ay magiging negative na to, kasi 2 times 1, 1 minus 2 is negative 1, positive. So divide natin to, magiging negative, positive divided by negative, ito positive, ito divide natin to, magiging negative. So negative ba, balik tayo dun sa pinaka-expression natin, ito, greater than 0 ba ang negative? So ito ay false. Ito ba, positive greater than 0 ba? So ito ay true. Ang negative ba ay greater than 0? So false. Ito lang yung tama natin, which is ito. Ito hindi siya solution set, ito rin hindi. Ito ang solution set natin. So ang sagot natin ay x is a member of all real number such that x 0 is less than x. Yan yung sagot. Or, yung notation niya ay 0 1/2. Yan, parenthesis. Ibig sabihin, hindi siya kasama sa solution set itong 1/2. 0. So, in between nila. So, pwedeng maging 0.1, pwedeng maging 0.0001. Basta greater than 0, but less than 1/2. Kaya ito yung magiging sagot natin sa number 2. Ito, number 3. Ang LCD ay x minus 5. X minus 5 divided by x minus 5 is 1 times ito. So, copy mo lang. X minus 5 divided by 1. May 1 ka dito. So, ito pa rin yun. Times negative 3. Kaya minus 3 times x minus 5 is less than 0. Simplify. Giging negative x. Negative 5. Ito, negative 3. Times negative 5, positive 15, minus 5, positive 10, over x minus 5, is less than 0. So, ito na yung magiging, ano natin, susundan natin. So, una dyan, gagawin natin numerator ay 0. Para maging 0 is less than 0, pero false pa rin to. So, negative x plus 10 equals 0. Equate natin yung numerator, magiging, lipat dun sa kabila yung x, positive na. So, 10. X is 10. Pero, not part of solution siya. Kasi, nag-false siya dito eh. Hindi magiging less than 0 ang 0. Tama. So, ang denominator, equate natin sa 0 para maging undefined yung inequality. Kaya x minus 5 is equal to 0, x is 5. Yun, may nakuha na tayong mga values. 5 tsaka 10. So, number line system. Hindi siya kasama sa solution set, kaya hindi naka-shade. Ito yung 10, ito yung 5. So, tatlong intervals pa din. Ito, ito, tsaka ito. So, x is less than 5. Lahat ng less than 5. So, pwedeng 4, 3, 2 hanggang negative infinity. So, test point natin is x is 1. So, okay lang din is x is 4, basta less than 5. So, dito naman, sa interval na to ay 5 is less than x is less than 10. So, siya yun. So, pwedeng maging 6, 7, 8, 9. So, sabi natin 6 na lang to. Tapos, last interval natin is x is greater than 10. Lahat ng greater than 10. Papuntang positive infinity. So, x is, sabi natin, gustong sabihin is 20. X is 20. So, ano magiging value ng numerator or sign niya? Tsaka yung denominator. So, substitute natin tong 1 dito sa numerator. Negative 1 plus 10, positive pa rin. 1 minus 5 is negative. Negative 6 plus 10 is positive pa rin. 6 minus 5, positive. Negative 20 plus 10, negative. 20 minus 5, positive. Tapos, yung buong expression,
anong magiging sign niya? So, divide lang natin to. Negative, positive, negative. Tapos, equate natin tong mga sign na to dun sa original natin. To, equate natin dito. So, negative ba ay less than 0? So, ito ay true. Tama. Ang positive ba ay less than 0? This is false. Ang negative ba ay less than 0? This is true. So, ito yung tama. Yung mga true. Ang true ay yung lahat ng negative. Yung naging result dito. So, ito. Tsaka ito ang tama. So, ang sagot natin ay x is a member of all real numbers such that x is less than 5 or x is greater than 10. Or, ang sagot natin dyan ay negative infinity 5. So, from 5 up to negative infinity, pero hindi solution set yung 5, hindi siya kasama, yun yun, 10 up to positive infinity. Yun yung sagot natin. Hindi kasama yung 10 kasi magiging undefined. Oh, ito, hindi kasama yung 5 kasi magiging undefined yung ano natin, inequality. Itong 10 naman, magiging false pa rin kasi 0 is less than 0. False yun. So, ganun lang, no?